isa sa mga magandang paraan, one of the best ways to learn a habit is to make the habit easy to do. Hello, mga ka-Arki. Kamusta, Marion? Hello, Sir Fitz. Mabuti naman ako. At kamusta kayo, mga ka-Arki? And Sir Fitz, kamusta? Ayos naman. And nakikita ko yung mga cases natin. No? Hopefully, ay bumaba na. Kamusta dyan sa inyo sa Quezon City? Marami na ba tao sa labas or wala pa rin? Takot sa Omicron? Nako, nung December, maraming tao sa labas. Pero ngayon, nag-iingat-ingat yung mga tao at isa na rin kami, no, na medyo nagkukulong sa bahay kasi mabuti nang mag-ingat, no, kaysa mahawa sa virus. Oo, malakas ang loob ng tao lumabas nung December, pero ngayong January mukhang nag-stay at home na lang ulit. But yeah, sana yung mga ka-Arki natin ay nakukuha na nila yung kanilang booster shots ng vaccine. And ako, malakas ang pakiramdam ko ay matatapos na rin itong pandemic this year, no, 2022, kahit na may mga ano tayo, Omicron surge, and feeling ko ay hindi naman kasi tumataas yung mga hospitalization, ano, utilization, no, so mukhang namamanage naman nung mga tinatamaan ng COVID-19 yung kanilang sakit. And thanks to the vaccine, I would say, no, isang sinasang malaking nakatulong. Ikaw ba? Ano ba yung mga naging challenges mo nung nag-stay at home tayo? Naku, Sir Fitz, nakakabagot mga ka-Arki, di ba? Pag nandito lang sa bahay, yun lang naman ang gagalawan mo eh. And syempre, hahanap-hanapin pa natin yung mga dati nating ginagawa, yung kumakain sa labas, mag-shopping, di ba? Pero wala eh, hindi magawa eh. Kasi nga, mahirap naman na madapuan ng sakit. Oo, nako. Mahilig ka ba mag-shopping dati, mag-mall? Mag-window shopping. At kumain sa labas. So, I'm very sure nung pandemic, online shopping na lang at saka food delivery para hindi mo masyadong mamiss yung pamamasyal at pagkain sa labas. No? Totoo yan. Ayun, online na lang lahat. No? Na-discover natin yung online and sinisis din online. Kung dati nagsya-shopping na physical, online na rin ngayon na nagsha-shopping. And it's great kasi may mga technology na, no, fortunately, that will allow us yung mga usual na ginagawa natin sa labas ay pwede naman pala gawin sa bahay and online, no. I'm sure yung pagbabayad ng bills, 'di ba? Isa yan sa mga usually na nilalabas ng mga tao. Yung reason kung bakit sila lumalabas kasi nagbabayad sila sa banko, etc. But maski yung tatay ko eh, natutubig lang magbayad ng bills online. No? And then, yung sa, of course, sa grocery shopping, talagang kailangan mong punta sa supermarket. Pero during the pandemic, natuto tayo magpa-deliver doon sa mga online stores. May mga online, may mga apps na nakatulong sa atin na magpa-deliver ng mga grocery sa bahay natin. And isa yan sa mga, I think, no, na naging necessary for Filipinos to learn during the pandemic, yung maghanap ng mga online solution. And of course, one of the services na nakatulong sa mga Filipinos during the pandemic ay yung Komo, the Komo digital banking service that is powered by EastWest Bank, which is who is kind enough to support our video for today. And of course, i-discuss natin today yung mga benefits ng Komo and bakit kailangan nilang i-download at subukan ito, dahil marami tayong mga makukuha mga advantages and benefits from this app. And of course, just a brief background, naging guest na natin yung representative ng Komo sa isa sa mga live stream natin, Mario, no?
And na-discuss na natin kung ano ba ang Komo. Naalala mo ba yon, Marion? Oo. So isang live Q&A natin Thursday, every Thursday, no? May live Q&A tayo. So nabigyan na tayo mga ka-Arki ng konting idea about Komo, and this video serves as a refresher, no? Kung anong mga features ng Komo at paano tayo matutulungan ng Komo, lalo na no, the pandemic is still ongoing, di ba? Mm-hmm. And hindi kasi syempre familiar ba ano yung Komo, no? But this is actually a digital banking service na powered by EastWest Bank. So of course EastWest Bank, one of the biggest commercial banks in the country, and this is a purely digital banking service. Baka iniisip nila, wala akong nakikitang branches ng Komo. Well, wala talaga kasi hindi naman talaga siya bangko. It is a digital banking service that is powered by EastWest Bank. Meron kasing mga advantages ang pagkakaroon ng isang digital banking service like Komo. And yun yung mga i-discuss natin. So Marion, ano ba yung mga advantages? Can you give us a couple of advantages and benefits of having a Komo account? Oo, so mga ka-Arki, ang ilan sa mga benefits kapag nag-open tayo ng Komo account, number one, para sa akin, very enticing ito. Ah, yung 2.5% per annum na interest rate niya. So, no minimum deposit, no maintaining balance. So, all you need to do, mga ka-Arki, is just have one valid ID. No? So, 2.5%, taas na na, Sir Fitz, no? Compared to a regular savings account. Yes, yung mga savings accounts sa traditional banks, I think 0.125% na lang ngayon. So basta sobrang baba niya, kaya very advantageous. In fact, sinasabi ko nga na maganda lagyan ng emergency fund mo. And 'di ba? Kasi mataas na 'yung interest, plus madali namang i-withdraw 'yung pera. Can you tell us more about that, yung withdrawal ng pera sa Komo? Oo. So, mga ka-Arki, so once you have an account, kunwari nandun na yung emergency fund mo kasi you want to maximize yung 2.5% na interest rate. So, all you need to do, mga ka-Arki, if you need to withdraw the money, you just go to any EastWest Bank, and then there is unlimited withdrawal, no, kapag sa EastWest Bank tayo nag-withdraw. And at the same time, kung wala kayong makitang branch ng EastWest Bank, you just have to find a BankNet ATM and you can withdraw up to 4 times a month, no? So, just to clarify, no, they can just download the app, create an account, and then para ma-verify yung account nila, they would just need to send one valid ID, and then they can create an account. Tapos once you have your Komo account at nilagyan mo na siya ng pera, makaka-receive ka ng parang ATM card, no, yung debit card niya, physical card. At yun yung gagamitin nila para mag-withdraw sa kahit saang EastWest Bank ATM or any BankNet ATM, and meron silang 4 withdrawals na libre each month sa BankNet ATMs. After that, they will be charged yung normal na cross-bank na charges. But of course, marami namang branches ang EastWest Bank. Pwede naman silang makahanap para yun yung unlimited na withdrawals na libre. And that's also the reason kung bakit sinasabi ko maganda siyang lagyan ng emergency fund, dahil madali namang i-withdraw yung pera. So, yan yung first two advantages or benefits ng having a Komo account. Oh, excited para sa, ako sa ano? Sa pangatlong sa, benefit niya, Sir Fitz, yung analytics tool para sa ating mga financial planners. Magandang tip ito sa ating mga ka-Arki. Anong masasabi mo dyan, Sir Fitz? I think this is one of the features na unique sa Komo.
Hindi ko pa siya nakikita sa mga ibang online banking apps or any other digital banking services, no? Yung analytics tool wherein you can track your expenses and your income. Basically, yung cash flow, pwede mo siyang matrack through the app. Kasi nga, syempre, one of the best ways to manage our budget and cash flow is to track yung ins and outs of our money. So, gusto ko yung bagong feature na to ng Komo na analytics tool kasi nagbibigay siya ng insights ng ating monthly deposits and yung mga expenses natin. So, isa pa sa mga features itong analytics tools, analytic tool is yung pagkakaroon ng savings goal. So, I always believe na kung meron kang savings goal, mas ma-motivate ka na mag-save and mas madali kang makakaiwas sa impulse buying. Kasi pag may nakita kang gusto mong bilhin na sale, madali mong i-remind sa sarili mo na bakit ko bibilhin ito, eh nag-iipon ako para dito sa isang savings goal ko. So now, yung analytics tool ng Komo, meron na rin siyang savings goal kasama dun sa features niya para ma-motivate tayo na mag-ipon. Kasi merong reminder yung app dun sa ano niya, interface niya na ito yung kailangan mong i-save every month para ma-reach mo yung goal mo. So, of course, this will be helpful for us to build and learn better saving habits for 2022, no? So, yun yung isa sa mga talagang nakita kong maganda, no? Exciting na feature ngayon. Actually, maganda na nasa naka-built-in na siya dun sa ating app kasi if we use yung quick and hassle-free money transfers ng Komo, which is another feature, pag nagta-transfer ako ng pera sa, for example, sa parents ko, binibigay ko yung allowance sila, or nakakatanggap ako ng pera from people na I do business with. So, right there and then, dun sa app, pwede ko na kagad ilagay, no? Kunwari, nag-grocery ako or nagbayad ako ng bills. So doon mismo nakasulat na kagad siya, no? Hindi ko na kailangan magbukas ng iba pang app para ilagay yung cash flow expense ko. Isa sa mga magandang paraan, one of the best ways to learn a habit is to make the habit easy to do. So if the tracking of your cash flow is already built in doon sa app na ginagamit mo mismo sa mga panggastos mo every day, then it's easier to track your expenses and to also motivate yourself to save, no, through their savings goal na feature. Yun. Ano pa ba mga feature ng Komo? At isang element pa ng personal finance na importante sa atin, mga ka-Arki, is to have an insurance, 'di ba? Para secure tayo, no? We have protection in case of debt or if we get a critical illness, no? Si Komo, meron din siyang customizable insurance as they are partnered with True Flex Insurance, mga ka-Arki. So check the app, no? You can see there yung amount of debt benefit that you want and yung mga customizable riders na pwede mong kunin. Oh, importante 'yun, no? Kasi syempre iba-iba yung insurance needs natin. So, maganda yung nako-customize mo kung ano yung benefits na kailangan mo. Unlike yung sa ibang nakikita ko na mga nag-o-offer ng online insurance, usually pre-packaged na eh, no? So, it's either you get it this way or not. So, at least sa Komo, yung kanilang customizable insurance that will help us really get kung ano yung insurance requirement natin. Yun. And another benefit is yung bills payment. So, mga ka-Arki, no, Komo provides you a way to pay your bills, no, by just tapping on your phone, diba? Of course, dati, no, dati napagalitan ako ng asawa ko kasi pandemic na nun, and gusto ko pang pumunta dun sa center, no, sa store to pay my bills. And sabi niya nga, because of the virus, kailangan mag-ingat. Yes. So, maximize natin, mga ka-Arki, no, itong mga platform na to, gaya ng Komo, no, to settle our bills. Mabilis pa, di ba?
Yes, very convenient and you can pay anytime and anywhere, no? Hindi mo na kailangan lumabas at kahit na madaling araw, pwede tayong magbayad ng bill. Maraming salamat sa Komo for supporting this episode and I hope ay maraming natutunan yung mga ka-Arki natin, no? And please check out Komo. You can download the app for free, libre naman siya. And libre din gumawa ng account. Hindi siya katulad ng traditional na savings account na kailangan mo mag-deposit kagad, no? You can download the app, create an account, and then tsaka pa lang kayo mag-deposit ng pera kung gusto niyo na. And of course, you can just transfer money from your other bank accounts for free papunta sa Komo so that you can enjoy yung 2.5% per annum na interest rate. And paminsan-minsan may mga promo sila, Marion, eh. Alam ko meron silang 4% per annum na promo, but that's only until January 31 na hopefully ay ma-extend. But we'll never know, in the future there could be more promos like that, no? Malaki na rin yung 4%, no? Kung naabutan nila yung promo. But yung 2.5%, sobrang taas na rin yan dun sa versus yung mga ordinary na interest rate sa mga traditional banks, no? That's right, that's right. Sayang yun, mga ka-Arki, no? 2.5% compared to 0.125% sa regular savings account. Malayong malayo. So they can just download the app sa App Store. And Marion, meron ba silang Facebook group or Facebook page? Oo, mga ka-Arki. So if you want to know more about Komo, you just visit their FB group or FB page, no? Ito, yung Komo Komounity. Ayan. So ang spelling niya, Komo, K-O-M-O, and then Unity. So I say it Komounity. Pero if you want to search it sa FB page nila, Komo Unity, mga ka-Arki. Oh, ito yung Facebook group. Yeah, kung saan pwede silang magtanong, pwede silang makipag-interact sa ibang mga Komo users. And very interesting yung mga posts doon kasi some people are sharing their experiences. And even those who would like to get some assistance, they can also post there. So they can check out the official Komo Facebook group, which is yung Komounity or Komo Unity. Yun. O, dahil sa Komo, control mo ang pera mo. Tama. Nako, maraming salamat mga ka-Arki. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our YouTube channel. Any parting words, Marion, before we say goodbye? Maraming salamat mga ka-Arki. Don't forget to check out Komo and see you sa ating next videos, mga ka-Arki. Alright, bye-bye. So bye-bye.